So ayun mga kamasta, no, shout out po tayo dyan kay Sir Edilo Mario, Hector Enciso, Joey Ortiz, Daplas Rod Ronil ng Saudi Arabia, Salve Santilices, Carl Bansiloy. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster. So ayun mga kamaster, nandito tayo sa Antipolo. So ang alayo pala na ito. Dito tayo pupunta sa Robinson Homes mga kamaster, no? So lagpas pa tayo ng katedral mga kamaster. Okay, so paalala, papunta po ito ng Teresa. Pasukin na natin yung Robinson Homes para makapagsimula na tayo mga kamaster, okay? So ayan mga kamaster, no, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dyan sa ating mga kababayan sa Middle East, maging sa iba't ibang panay ng ating daydig na inaabot ang ating vlog. At isang mapagpalang araw din sa atin dito sa Pilipinas. Okay, sa araw na ito mga kamaster, nandito po tayo sa Robinson Homes, Antipolo City. So ito po ay unang pagkakataon na tayo po ay nakarating dito sa bayan ng Antipolo. Napakaganda po pala ng bayan na ito at napakaganda ng kalsada, ng daan. Okay, so meron po tayo ditong refrigerator na ang tatak ay sharp. Okay, so ito po ay hindi mapatino ng iba't ibang technician. Kung inyo pong na itatanong, tayo po ay pang-apat na o pang-lima na technician na gagawa sa refrigerator ni Mama, no? So actually, ang kausap natin, si Sir pala ay nasa Saudi. Hindi ko alam na yung kausap natin na customer ay nasa Saudi pala, kaya nirelay na lang tayo sa kanyang asawa na si Ma'am. So kahapon lang natin nalaman na nasa Saudi pala si Sir. Okay, so marami tayong taga-subaybay dyan sa Saudi Arabia, no? So almost ang pinaka marami pong viewers natin sa Pilipinas, pangalawa sa India, pangatlo sa Saudi, sa Middle East, pang-apat sa United States. Okay, so panglima ay sa London. So marami rin tayong mga taga-subaybay dyan sa London. So, okay, so magsimula na po tayo mga kamaster, no? Tuklasin po natin kung ano talaga nagiging problema ng refrigerator na to, bakit hindi mapatino-tino at bakit hindi makuha yung problema ng iba't ibang technician. Titingnan natin kung gaano po ito kalala o kung ito nga ba talaga ay may solution pa. Okay? Po. Good afternoon po. Andito si Mr. Lone kasi po inaayos niya yung aking ref. Biruin niyo po. 5 taon na po ang humawag dito sa aking ref. Kaso lang po, walang nangyari. Niloko pa ako. Sana naman yung mga gumawa sa akin na niloko ako, gumising na kayo. Huwag naman kayo manloko ng kapwa. Kasi kami naman eh, nagbabayad kami ng tama. Yes, Daddy. Dito ngayon si Mr. Lon, nagpapasalamat ako sa asawa ko at na-search niya sa YouTube. Pumunta siya dito, maski malayo, pinuntahan niya talaga po kami. Ganun siya mag-serve sa mga tao na nangangailangan. Salamat po sa lahat sa kay Mr. Lon dahil natulungan niya kami dito sa rep namin. Ang tagal na pong paghihirap ko po. Off and on po ang rep namin. Nakakatawa po. Hindi ako nakakapamalengke ng maayos dahil papatayin ko muna yung rep ko para lang lumamig. Maya-maya, wala na naman, patay. Maraming salamat po. Oy, kayong mga nanloloko, gumising na kayo. Huwag naman kayo nanloloko lagi sa kapwa nyo. Masama po yan. Nakasawa ko, salamat. At pinaayos mo yung aking rep. Nasa Saudi siya po ngayon. Salamat po sa pagsesearch mo, sa pagtsatsaga mo, sa paghahanap ng gagawa ng rep natin. Okay na. Makakagawa na kami ng ice candy o anuman gusto namin ilagay sa rep namin. Salamat asawa ko. I love you. Si Fred Mendoza na taga Robinson Homes East po siya. Taga Ambrosia Street. Salamat. So ayun mga kamaster, no? Ito yung ginawa ng unang technician na binypass na lang daw yung drain system ng ating refrigerator. So nilagyan niya ng hose para dumiretso na lang sa drain pans. Then tingnan po natin yung loob kasi sabi ko nga pang 5 technician na tayong gagawa kung sakali. Okay,
binaklas na po natin to kanina. Kung inyo pong mapapansin mga kamaster, no? Ayan, no? Putol-putol po yung wire. Oh, no! So, yung wire ng thermodisk ay naka-disable. Okay? Then, itong blower ay naka... Ay, hindi. Itong sensor. Hindi ko alam bakit dinisable itong sensor, no? Ayan, no? Ito yun, no? Okay. So, ito yung... air sensor ng ating system. Okay? Ayan, no? Di ko alam bakit ganun yung ano, no? Yung tapping, mga kamaster, no? So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung naging itsura ng refrigerator na to. Dahil sabi ko nga, ay panglimang technician na tayo ang nag-attempt na patinuin tong refrigerator ng ating minamahal na customer. Okay, so maya-maya lang ay i-check natin lahat yan kung ano talaga ang lagay ng mga ano na yan, mga sensor na yan. Okay? So ayun mga kamaster, na magsimula na tayo. Ang unang-una natin gagawin ay mag-evaluate muna tayo ng system upang malaman natin kung ano talaga ang pulot dulo ng problema ng refrigerator naman, bakit hindi mapatino, no? Okay, so naghanda ako ulit sa inyo dito ng kodigo upang magkaroon tayo ng history sa ating compressor, kung ang compressor nga ba talaga ito ay good pa o hindi na. Okay, so paalala mga kamaster, no, ang sharp na ito ay yung kanyang CSR, yung kanyang common ay nasa baba, no? Ayan, no? Nasa baba, no? Ayan, no? Makita ko sa inyo. Okay, hindi siya kagaya ng mga ginagawa natin na yung common ay nasa taas. Iyo, no, oha. Oha, op. Iyo, no. Nakatuwad yung common nasa baba. Okay, so pinakita ko lang sa inyo mga kamaster, okay? A few moments later. So, ay mga kamaster, magsimula na tayo sa ating gagawing pag-evaluate. Paalala, yung kanyang common ay nasa ilalim pag ganun siya. Oh. Okay? Iyo. So, simulan natin sa common to yung bungad. Hindi pa natin alam kung running o starting. So, yun ang aalimin natin sa oras na ito. Meron tayo nakukuhang 12.9. Okay, dinipat natin sa kabila. Okay, so ibig sabihin yung dulo, yun yung starting. Okay, yung bungad, ito yung running. Okay, so from common to starting, meron tayo nakukuhang 21.7. Okay, so breakdown muna natin. Susunod natin ay from common to running. So meron tayong nakukuhang 12.8 mga kamaster. Then from running to starting, meron tayong nakukuhang 34.3 mga kamaster. So ay mga kamaster, no, base sa ating computation, may nakuha tayong ito sa windings, may nakuha tayong 34.3 yung total niya. Pero base dun sa overall total natin ay dapat may makuha tayong 34.5 mga kamaster. Okay, so 2 points lang yung difference mga kamaster. 34.3 then 34.5 na ton naman. Okay, so ito po ay good winding resistance. Okay, so pero magkakaalaman syempre mamaya niya pagdating sa mechanical. Okay, so okay na po tayo dito, good yung ating windings. Okay, so mag-proceed tayo dito sa grounding check. Okay, terminal compressor pa rin. So from common to ground, okay, wala. From common to ground, wala.
From running to ground, wala. From starting to ground, wala. Okay? Then, susunod natin ay yung plug. So, check natin yung plug. Okay, wala. Then, from line to ground, wala. Sa kabila, yun, wala. Okay? So, ang susunod natin ay check natin yung ating overload protector, mga kamaster, no? Tingnan natin kung buo to. Tayo po ay nasa continuity pa rin, mga kamaster, okay? Check natin. Yun, no? Mahusay. Pwedeng pakasalan, okay? Good. So, balik natin to. Gagawin natin ay yung etong isa, relay. Tingnan natin kung good ito. Yun o. Diba? Mahusay. Hindi na puputol ang buzzer. So, pwede pakasalan. Okay, good to. So, ang gagawin natin, ang isusunod natin mga kamaster ay papaandiran na natin yung unit. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Paandarin na natin para magkaalaman kung ano nga ba yung mga parts na hindi operational doon sa loob. Okay? So, nakaandaan na yung ating clamp tester. So, plug na natin. Okay, so umanda rin yung ating compressor. Meron tayo nakukuhang 1.28 amperes. Okay, so puntahan natin dito. Okay, so gumagana naman yung ating blower. So, ang ating concern ngayon mga kamaster yung kanyang thermistor. Naka-disable. Then, eto na siya, oh. Ngayon, hindi nga gagana mga kamaster yung kanyang thermodist gawa ng ito, naka-disable. Okay? Paalala lang, naka-disable yung ating thermodist. Kaya kapag kumapal yung yelo, ay hindi talaga siya mag-automatic defrost, mga kamaster. So, okay? So, ito yung aalamin natin maya-maya lang. Okay? So, kung ating mapapansin, no, napakahusay ng operation, pwedeng pakasalan to. Ano? Diba? So, hindi ko alam bakit yun, oh, dinisable yung thermodist, mga kamaster. Okay, so mag-antay tayo ng at least 5 minutes. Tingnan natin yung frosting condition ng ating coil. Okay, pagka maayos yung frosting condition, then proceed natin na ipalitan yung thermodist, then i-coconnect natin. Okay. Oh, ayun mga kamaster, no, pinull out muna natin tong fan motor. Then yung kasi nandito yung sensor, yung thermistor ng ating evaporator. Okay, so check natin ngayon kung buo pa itong thermistor na to, mga kamaster. Okay, then etong thermodist. Okay, so nakaset na tayo dun sa ano, no, set natin to sa ohms, mga kamaster. Okay, so check natin to. Teka lang, tanggalin natin. Okay, so ito yun mga kamaster, okay? Ito yun, oh. So, i-check natin itong thermistor na to. Okay? Kung pasok pa nga ba yung kanyang value. Asa na ba yung isa? Yun. Okay, kita nyo mga kamaster. So, ito po ay sira na, mga kamaster. Okay, so ito po ay malinaw na wala ng control yung ating compressor. Okay, kaya dire-diretso ngayon kapag kumakapal ng yelo ay wala na. Ika nga talagang wala nang chance para mag-automatic. Kaya wala nang lamig yung bandang ibaba dahil talagang sobrang kapal na ng yelo sa evaporator. Okay, so 1.3 bagsak na to. Okay. Then ito naman kasi wala tayong makukuhang ano dito kasi close contact type to, mga kamasa, itong thermodist na to. Okay, kahit ilagay natin yan sa ayan, kuha na natin, wala tayong makukuhang ohms dito. Okay, wala, kahit ilagay natin sa continuity kasi close contact to, mga kamaster. Okay,
Pero ito po ay papalitan natin na rin natin. Papalitan na rin natin itong dalawa na to. Okay mga kamaster? So may dala tayo dyan, na may dala tayong mga parts na mga ganito. Then check din natin yung ano, yung fuse mamaya kasi sira na rin yung fuse mga kamaster. Okay? So ito yung fuse. Yun o. Ito to. Ito yung fuse. Yun o. O ha? Diba? So check natin to kung buo pa. Ang kulay niya ay itim at saka puti. Itim, puti. Itim, puti. Yan, 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 yan. Dito na lang. Uy, sira na rin yung fuse, mga kamaster. Open na yung fuse, ah. Ayan, no. Puti, itim. Puti, itim. Ayan, mga kamaster, no. Check natin itong pinull out ko yung fuse para ma... double check talaga natin na maayos, no? Okay. Asa na ba yung isa? So, nasa continuity tayo. Okay? Check natin itong fuse. Ayan, no? Sira na, mga kamaster. Kaya, kahit ilang technician yung gumawa nito, kung hindi talaga hihimay-himayin, ay talagang hindi makukuha yung problema. Oh, yes, kasi Daddy. Yung pagre-repair mga kamaster, sabi ko nga sa inyo, ay napakadali na naman mag-reprocess. Ang mahirap dun yung mag-identify ka at mag-recognize tayo ng problema, kung saan nga ba talaga nanggagaling yung problema. Okay? Kasi pag ni-reprocess natin to, hindi naman natin na-check, eh, parang, di ba, useless din yung ating pagre-reprocess. Okay? So, at least ngayon, nalaman natin yung mga problema, mga kamaster. Okay? So, may dala-dala tayo yung mga parts dito. Papalitan natin to, okay? A few moments later. So, ayun mga kamaster, no? Ito yung sira. Bago natin na palitan, kuha na muna natin siya ng ano, reading, okay? Para malaman natin yung good and bad thermistor, okay? Asang isa. So, meron tayo nakukuhang 1.3 kilo-ohms. So, ito po ay bagsak na, okay? So, ang ipapalit natin ay ito, mga kamaster. Ito yung dala ko. So, pinutulan na lang natin. Okay? So, kuha na natin to kung ano yung dapat at nararapat. Okay? So, same lang yan, mga kamaster. Okay? Ano? Same lang yan. Yan. Same lang sila. Ito yung sa Sharp. Ito yung sa akin. Okay? Thermistor. Check natin. Ayan, no? 4 kilo-ohms. Yan, no? Talagang swabing-swabi yan, mga kamaster. Okay, so, ito nang ipapalit natin, mga kamaster. Okay? So, ayan, mga kamaster, no? Ito yung fuse ng ating refrigerator. Ito yung stock. Okay, so, check natin para makita nyo kung paano natin siya papalitan. Okay? Ito yung dati. Okay, so wala na. Open na rin yung fuse, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Okay? Then, ito yung ipapalit natin. Okay, fuse din. Yun, no? Okay? So, at least may mga dala tayo mga parts na mga ganito, mga kamaster. So, ito na yung ipapalit natin mamaya. Okay? A few moments later. Yan mga kamaster, no? Sa masusi natin paghihimay-himay, meron tayong na tuklasan na ginawa dito, no? Actually, etong thermodisk na to ay hindi talaga ito para dito sa refrigerator na to. Oh no. Okay, kasi nagtataka ako eh. Sa wiring diagram, wala naman thermodisk. Ang nakalagay ay ito. Okay, defrost sensor o thermistor. Okay? So base sa aking paghihimay-himay at base na rin sa sinasabi ng ating minamahal na customer, ito daw po ay dala ng technician. Okay? Ito ay dala ng technician. So, ibig sabihin, additional na lang na nilagay ito. So, nagtugma dun sa diagnosis natin. Okay? So, kaya pala hindi nakakabit ito kasi ang nangyari, ganun ang connection, no? Yan, no? Diba kanina, ganun, no? Ganon ang ginawa niya.
Then, ito naman, ganon. Okay, naka series. So, ganon ha. Ganon na ganito ang, ganitong ano, wiring, mga kamaster yan. Ito, 3.5 volts. Ito ay 220 volts. So, ano ang sa tingin natin mangyayari, mga kamaster? Ang nangyayari, isang defrost, electronic defrost sensor at isang mechanical thermodefrost sensor din. So, wala nga talagang magkukuman para mag-defrost yung ating evaporator. Okay? So, ang totoo niyan, dapat itong dalawang puti ay para talaga dito yan. So, ito yung totoong defrost sensor, hindi thermodist. Oh, yes, Daddy! Ayan mga kamaster, no? So, napakadali, di ba? So, yan, buti na lang na, ano na, nahimay-himay talaga natin sa araw na ito, mga kamaster. Okay, so, pinakita ko lang sa inyo, kasi pag sinunda natin yun, lalabas, kulang yung connection. Kasi may dinagdag nga eh. Di ba? So, buti na pag-aralan natin na maayos kanina, mga kamaster. So, ito, hindi talaga to ano, hindi to existing, mga kamaster. Okay? Ito ay additional lamang na part. Okay? So, ito lang talaga yan. Defrost sensor, then yung, ano lang, ito lang na, ano ba to? Fuse. Ano ba yun? Nawawala ako. So, ayan mga kamaster, no? Ikakabit na natin yung bagong defrost sensor, okay? So, ayan mga kamaster, no? Na-check na natin itong defrost heater. 374, 375 ohms. So, mahusay. Pwede yung pakasalan to. Okay? So, binuklas natin itong baba. Okay? Kaya napag-alaman natin na wala siyang defrost, wala siyang thermodist, kundi ano lamang, defrost sensor lamang, mga kamaster. Okay? So, ito yung pagkakataon na natuklasan natin na yung defrost, yung thermodist ay additional na lamang na iniligay ng pangalawang technician, mga kamaster. Kasi yung unang technician, wala naman daw nilagay na thermodist. So, yung pangalawang technician, nilagyan ng thermodist. Eh, may defrost sensor na nga, mga kamaster. Okay, so, papalitan na natin yung ano, mga kamaster, yung defrost sensor, then papaandar na natin, okay? Mga kamaster, no, ikakabit na natin to. Okay, so paalala, wala itong thermodist. Okay, yung thermodist ay additional na lamang ng technician na yung pangalawang technician na kinabit. Yung pangatlo, yung pang-apat, ewan ko kung ano mga pinagagawa. Ngayon, panglima na tayo. Okay? So sana maayos na natin to ngayon. Ikakabit na natin tong connection para doon, dito, mga kamaster. Okay, so paalala, wala nang thermodist to. Dahil wala naman talagang thermodist, ito lamang. Okay, mga kamaster? Kamaster, no? Ano, tapos na natin ikabit yung mga parts doon. Ikabit na natin yung panel. So, plug na natin para magkaalaman na. Okay? Dapat makorek itong outlet na to. So, plug muna natin, mga kamaster, okay? Ayan. So, ngayon magkakaalaman kung mayroon pa nga ba itong refrigerant sa system, okay? So, palipasin muna natin ng at least 10 to 15 minutes para makapag-circulate yung ating refrigerant sa system, mga kamaster. Okay? Then, maya-maya, kukuha na natin ang final parameters. Okay? A few moments later. So, ayan mga kamaster, no? After ng 1 hour, okay na po ito. So, paalala, hindi po natin ito nireprocess dahil wala namang pong problema sa refrigerant, mga kamaster. Okay? So, ang problema lamang ay itong defrost sensor at yung kanyang fuse, mga kamaster. Okay? So, paalala, ito pong thermodist ay hindi po ito existing dito sa
unit na to. Ito po ay ginamit ng pangalawang technician dito sa refrigerator na to. Okay, so itong defrost sensor na ito, ay defrost sensor, thermodis ay 220, samantalang ito ay 3.5 volts mga kamaster, no? So dito pa lang nagkakaroon na ng problema, no? 220, then 3.5 to 5 volts. So anong aasahan natin? So kaya kung ating makikita kanina at hindi talaga siya naka ano, nakatanggal siya, 'di ba? Nakaganon siya. So hindi siguro alam kung saan ikakabit. Okay? So paalala mga kamaster, tayo po ay hindi nag-reprocess, ni-repair po natin yung mga problema particular dito sa mga parts na to. Hinimay-himay po natin. Okay, hanggang sa natagpuan natin yung totoong dahilan kung bakit nawawala ang lamig ng refrigerator ni ma'am. Kasi nga, kumakapal yung yellow sa evaporator. Ang nangyari ay hindi na po nagdi-defrost. Bakit po? Kasi nga, sira na itong defrost sensor o thermistor. Oh, yes, then, sira na rin itong fuse, mga kamaster. Okay, so yung heater ay 375 ohms. So nakuha na natin siya ng ano, no, ng data kanina. So kuha na natin siya ng final parameters. Yung high head temperature, mayroon tayong nakukuha 167 degrees Fahrenheit. Yung kanyang amperahe ay 1.04, napakaganda, pwedeng pakasalan. Yahoo! Yung ating filter dryer, yung in, mayroon tayong nakukuha 115, yung out 111. Okay na yun mga kamaster, no? So maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster. Sana po nakatulong itong munting video na aking binahagi sa ating mga kababayan, no? Tayo po ay nasa Antipolo. Okay na po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster at magandang araw po ng Lunes.